bawat araw na lumilipas ay may mga makina na ginagawang magaan ang ating mga pamumuhay. Tinutulungan tayo ng mga ito sa mga pangunahing gawain at ginagawang mabilis ang ating mga trabaho. Indikasyon lamang ito na hindi isang malayong ideya ang mga tao ay palitan na ng mga robot o mga artificial intelligence balang araw sa ilang mga trabahong pang tao. Ngunit ito nga ba ay talagang makagaganda o tinuturuan tayong ng teknolohiya na labis na sa makina ay umasa? Kaya naman mga katinagalog, samahan nyo ako at ating alamin at tuklasin ang iba't-ibang uri ng trabaho na robot na daw ang gagawa sa 2030. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe. I-click po ang notification bell. Piliin po ang all para araw-araw ay updated sa mga videong inilalabas ni Tinagalog. Maraming salamat po. Number 10, ang Courier. Narinig mo na ba ang tungkol sa Amazon Prime Air? Ito ay isang sistema ng pag-deliver ng kumpanyang Amazon na gumagamit ng drone bilang ang tagapaghatid ng mga biniling bagay sa kanilang mga customer. Ang layunin ng Amazon ay maihatid ang isang pakete ng order ng customer sa loob lamang ng 30 minuto. Ito ay mula ng kanila itong orderin. Ito ay sa pamamagitan nga ng mga robot na drone. Ang ibang mga kumpanya ay nagsisimula na ring sundan at gumaya sa sistema ng delivery ng Amazon. Kaya naman posible na sa 2030 ay maaari na daw palitan ng mga robot ang mga taong courier. Tila ba argabyado na ang mga delivery personnel. Number 9, ang proof reading. Sa panahon ngayon ay maaari nang makita ang iba't ibang mga software na may kakayahang mag-proofread. Ang mga iba't ibang teknolohiya ng AI o artificial intelligence ay maaaring gamitin upang mag-check ng spelling at grammar sa Microsoft Word at iba pang solusyon katulad din ng Hemingway at Grammarly. May mga ilang ding mga web portal na nagbibigay ng serbisyo ng robotic na proofread na hindi na kailangan pa ng pakikipag-ugnayan sa tao. Sinasabi na ang mga tools na ito ay magiging mahusay pa sa susunod at malapit na panahon, lalong-lalo na at tumataas ang nangangailangan sa mga teknolohiyang kagaya nito. Sinasabi nila na sa 2030, ang robot ay mahusay nang magagampanan ang trabahong ito o ang pagtatama sa kamalian sa mga libro o kahit na anong may kinalaman sa pagtatama ng pagsusulat. Number 8, ang mga robot na receptionist. Maaring may idea na ang karamihan sa konsepto ng tinatawag na robot na receptionist. Sa malapit daw na hinaharap, isang robot na lang ang sa iyo ay haharap katulad na lamang ng boses na sumasagot sa iyong pagtawag sa telepono at binibigyan ka ng pagpipilian upang ipagpatuloy ang iyong pagtawag katulad na lamang ng thank you for calling AT&T. If you know the person that you're calling, please press 1. If you want a self-service menu, please press 2. Ang mga ganitong klase ng pakikipag-usap sa customer ay talaga namang nagiging popular na. Kaya hindi nakapagtataka kung ang susunod na receptionist na bubungad sa'yo sa mga kumpanyang pupuntahan ay mga robot na may kakayahang mag-save ng unlimited na impormasyon na maaari nitong gamitin sa pagbibigay ng tamang direksyon sa mga taong papasok sa kanilang kumpanya. Sinasabi na ang ibang malaking kumpanya ay gumagamit na ng robot bilang ang mga operator. Kaya naman sa taong 2030 daw ay posibleng robot na ang receptionist na sasalubong sa atin sa mga kumpanya o establishmentong ating pupuntahan. O edi wow. Number 7, ang customer support. Bagamat nakikita na ilang palatandaan ng mga robotic automation sa mga customer support, lalo na pag ang tinatawag mo ay wala kang internet pero nagbayad ka naman, ang iba't ibang kumpanya ay hindi pa rin naman lubusang kompleto ang proseso nito. Kaya naman ang pakikipag-ugnayan ng tao ay kinakailangan pa rin. Kaya naman ang kumpanyang mga ito ay sinasabing mas higit na gustong umaasa sa robot o AI. Kaya naman mas lalo pa nilitong pinapagtibay. Ito ay upang mas mainam daw na sagutin ang mga katanungan at mag-alok ng anumang suporta patungkol sa kanilang produkto at serbisyo sa pagtatapos ng 2030. Good luck sa mga customer ng internet sa Pilipinas. Number 6, ang telemarketing. Ang katotohanan na mapapalitan ang mga telemarketer ng mga robot ay
unti-unti na daw na nasasaksihan. Ito ay sa pamamagitan ng mga dumarating na mga robotic call na ating natatanggap at nag-aalok ng iba't ibang mga produkto at maging ang mga serbisyo ng iba't ibang mga kumpanya. Ayon sa isinagawang survey, sa taong 2024 ay bababa daw ng 3% ang paglago at pag-angat ng industriya ng telemarketing o sa madaling salita ay call center sa buong mundo. Ito ay sapagkat ang trabaho sa telemarketing ay hindi daw nangangailangan ng anumang social o emotional intelligence ng tao. Ito ay upang makipag-ugnayan sa kanilang mga customer. Ang normal daw na pakikipag-usap ng mga tao ay taong bumibili mula sa isang telemarketer ay mas mababa na daw sa 10%. Kaya naman mas magiging epektibo at mas makakatipid ang mga kumpanya kung robot na di umano ang gagawa ng telemarketing kaysa daw sa mga swelduhang mga totoong tao. Number 5, ang marketing research analysis. Ang mga marketing research analyst ay mahalaga para sa pagbuo ng mga mensahe at nilalaman ng mga pang-promotional na campaign o makabuo ng interes ng mga kliyente. Subalit sinasabi na mas mahusay daw itong magagawa ng mga AI o mga robot. Ayon sa ulat, mayroong 100% na mga trabaho na ito ay ganap na mapupunta sa mga robot. Ayon sa isang ulat, 100% daw na ang trabahong mga ito ay ganap nang mapupunta sa mga robot sa taong 2030. Ang GrowthBot ay isang mainam na halimbawa na nagsasagawa ng pananaliksik sa marketing sa mga lokal na negosyo sa pamamagitan lang ng paggamit ng simpleng Slack command o ang simpleng salitang nag-uutos kung ano dapat ang sabihin at gawin ng isang robot. Kakaiba. Number 4, ang bookkeeping. Ayon sa statistic, ang demand para sa trabahong bookkeeping ng mga clerk ay bababa na lamang sa 6% sa pagtatapos daw ng 2030. Ito ay dahil sa automation ng mga bookkeeping function sa pamamagitan ng marami ng mga software na ngayon ay ginagamit na katulad na lamang ng FreshBooks, Microsoft Office at dumarami pa nga ang iba. Sinasabi na mas tipid na piliin at hayaan ang mga software solution na gumawa ng bookkeeping sa halip na magpasahod ng tao na may malaking tsansa daw ng pagkakamali. Kakaiba. Number 3, ang advertisement salesperson. Mas pinipili na ng mga negosyo sa panahon ngayon sa iba't ibang industriya sa buong mundo ang paggamit ng social media at mga website na mga platform kung ikukumpara daw sa pagpapapalatastas at pagpiprint sa media at maging sa mga telebisyon. Ibig sabihin lamang nito mga katinagalog ay hindi na mangangailangan ang isang negosyo ng mga taong magbebenta upang i-market ang kanilang mga produkto. At habang ang mga platform ng social media ay patuloy na nag-a-advance at nag-aalok ng mas mahusay na AR marketing solution, ang sales market naman ay magiging isa na daw na self-service. Dahilan upang ang mga artificial intelligence o mga robot na daw ang gagawa ng gawain ng mga salesperson na may kakayahang gawing mas mabilis at mas maginhawa ang buong proseso ng pagpili para sa mga magiginilang mga kliyente. Ito ay epektibo raw at mas makakatipid para sa mga nagmamayari ng negosyo. Kaya naman ayon sa pananaliksik, ito ay dahan-dahan ng mas pinipili na mga negosyante at ito ay nakikita na nga natin sa ngayon. Number 2, ang mga manager. Sa panahon ngayon, ang proseso ng compensation at maging ang mga benefits o ang pagbabayad ng mga kumpanya ay mas mahusay na at mas malawak sa anumang industriya. Gayunpaman, sinasabi na ang tungkulin o posisyong ito bilang manager ay gagampanan na din ng robot ng taong 2030. Ayon sa mga datos na nakalap, habang ang mga kumpanya ay umuunlad at lumalaki, ay darami din ang empleyado nito na nangangahulugan na kakailanganin din nila ng mas marami pang gagawa ng trabaho. Ito ay upang mabayaran, mapasahod at maibigay ang benepisyo ng kanilang mga dumaraming empleyado. Ang mano-mano daw na pagproseso ng mga datos at maging ang mga dokumento at ang tagal ng pagpuproseso nito ay ang nagiging dahilan ng pagtambak ng trabaho. Ito ay maiiwasan daw kung robot na ang gagawa ng tungkulin sa automatikong pagpuproseso. Malamang wala ng chismisan sa inyong katrabaho. Number 1, ang mga nagmamaneho. Ang mga self-service na kotse na ating nakikita na ginagamit para sa pangkomersyong layunin ay upang ipakita sa madla ang kakayahan ng teknolohiya pagdating sa pagmamaneho. Ang mga kotseng ito ay hindi nangangailangan ng
ng tao para ito ay mapaandar. Ito ay gumagamit ng wireless na teknolohiya upang makipag-communicate sa iba pang mga kotse sa kalsada sa pamamagitan ng teknolohiyang vehicle-to-vehicle o tinatawag nilang V2V. Mayroon din itong teknolohiyang vehicle-to-infrastructure o ang V2I. Ito ay pinapayagang i-scan ang mga traffic, aksidente at tagal o maging shortcut na pwede mong madaanan. Ang mga self-drive na kotse na katulad ng sa Google ay maaring gumamit ng mga robotic na mata at maging mga kamay upang makipag-communicate sa mga naglalakad. Bukod dito, ang mga kotseng ito ay maaari daw gumamit na ng mga object na sensor, ang mga kamay ng robot at mga flashing exterior upang mapanatiling ligtas ang mga manlalakad. Dahil sa mga teknolohiyang nabanggit, ay mas magtitiwala na daw ang tao na sila ay magkakaroon ng mas ligtas na biyahe gamit ang self-driving na mga sasakyan. Kaya naman mas pinipili na ng mga taong gumamit nito at huwag nang magpamaneho sa mga tao. Sa ngayon, parami na ng parami ang gumagamit ng tinatawag na Tesla na kotse na may kakayahang magmaneho ng mag-isa. Sa inyong tingin, mga katinagalog, mas maganda nga bang umasa na tayong masyado sa teknolohiya o iba pa rin ang abilidad ng utak nating mga tao? Isulat lamang ang inyong comment sa comment section sa ilalim upang ito naman po ay aking basahin. At yan ang 10 trabaho na robot na daw ang gagawa sa 2030. Mga katinagalog, sana po kahit papaano ay may natutunan po kayo. Magkita-kita pong muli tayo sa mga susunod pang makabuluhan ng mga talakayan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Wala po si Tinagalog kung wala po kayo. Route to 1 million po tayo, mga katinagalog. Huwag pa rin po kalimutang i-click ang subscribe at pindutin ang all sa inyo po. God bless, keep safe, at peace out.